Mind team ban. Eh, wait lang. Pagkalabas ng third box. Burt! OG's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Remaining. Radiant team pick. OG's turn. Lion. And. Siyempre, ayos mo na na po. And. Nagbabalik kami. So, I have the rights. Nagbabalik kami for our last series Deciders match. Final Tribe versus. Kamu na. The final tribe versus OG, mga kaibigan. Well, Ana is back. Ana is back. Huwag tayong magtatanong ba kung nasan si Ana, ha? Andyan na po. Andyan na po. Andyan na. Andyan na po. Pag may nagtanong, kayo na mag-cast. Pero so ano, ha? Sa mga marunong mag-Google dyan, turuan nyo naman mga kapang viewers nyo dyan na mag-Google. Pero Aura kay Lalchemist, nabang Nature's Prophet naman, Brewmaster, like support. Nature's Prophet pa to for the side of TFT. Possible. Most likely. Kasi Brewmaster, nilalaro mo na yun sa offline machine. Usually. So, afford mo naman na mag-pause for na Lion. Although, adjustments can be made. Pwede ka mag-mid, Nature's Prophet. Pwede ka mag-carry. Ikaw bahala. Third so, pick. Open pick. So, third pick naman. Ito na ilang. Third pick for the side of OG. Sino kaya? Ayos yung font ng Disney. I can show you the world. Shining, splimmering, splendor. A whole new world. Natuwa lang ako sa Disney masyado. Pero Pigang, shoutout sa Pigang dyan. Ayan, shoutout mga Pigang. Mga Pigang-Pigana. Saan na kayo sa group na ito? Pigang, di ba? Pigang. Yeah, hindi yan ito. Puyat Gang. Malinis. Kala nga nila, ano Pigang? Palaka. Puyat. Mga puyat na naman tayo. Eh. Kaya mo sa Palakagang. Ayan. Palakagang? Palakagang. Parang, yun yung gusto kong, ano eh. Gusto kong, mga ano. Kasi, ang problema ko ganito. Pag nag-stream ako na madaling araw, walang nanonood. Yes. Kasi, yung mga viewers, ay hindi, yung mga viewers mo, nasa madaling araw. Yes. Ayan, yung mga Pigang, yung mga OFW. Kailangan pumunta kayo sa page ko at i-like nyo. Sa araw, magla-live ako ng madaling araw. Ilang oras nyo ba gusto, mga tol? Oras yan. Bigyan ko kayo ng pag walang coverage, 4 hours tayo mag-i-stream ng buong umaga. Easy. Wala tayong tulugan. Easy. Puyatan, gusto nyo akong laruin, laruin nyo. Uy. Hindi, Dota, magda-Dota kami. Dota. Ayan, play with me. Don't play me. Ayan. FBGG/Herbs Effect. Easy. Dalaw na lang kayo dyan. Pero, clickable ba? Click mo nga, UG. Mukhang new tab. Open mo yung new tab. Baka mamaya, ayun. Ay, di. Hindi sa page. Hindi sa dun sa stream. Last stream yan eh. Ah, last stream, no? Ano ba yan? Nag-stream ako, walang mic. 19 hours. Ah, hindi, ano eh, kinancel ko yung stream eh. Kasi sira yung anghina ng mic ko. Yun lang. Pero, ayan. Ito na lang yan. Ito na lang i-click ko. Ayan, yan lang ano. Diyan kayo pumunta. Pero Ursa naman, fourth pick ng The Final Tribe. Alright. Medyo mahirapan naman siya okay naman kasi yung Ursa versus Alchemist. Siyempre, pag magla-lane ka naman ng siguro sabihin mong mid Ursa versus Alchemist, pwede. Kasi lalapit yung Alchemist for the last hit. Lalapitan mo din siya at slap his face ang gagawin mo dyan. Ayan, ang ingay naman ng viewer na to. Pa-type-type pa, alam mo naman talaga. Shoutout pa kay Dan.
Daniel John Baluit. Ano ba yung viewer na yan? Uy, ba't may nag-angry react? Angry. Sa mga hindi nakakalala, syempre, si Dan. Magre-live ka ba? Magre-live ka, Eugene? Grabe, nag-angry react din si Womboyx Combo. Ayan, saan? Okay, good. Mamaya pa magre-live. Pero, fourth pick naman, Weaver, eto, wala. Pero may panguli silang Weaver, may Lion sila. Yep. Yun nga lang, Lion nga lang. At least... Ah, sige. Alright, okay. Sige. Ang ano kasi, tadito yung Weaver kasi madali siyang mag-kite ng Ursa. So, kailangan mo ng mga Hex or, well, bihira din mag-Hex yung Ursa. Pero Abyssal, isang big item. At least meron ka mga lockdown for the Lion. Pero mahirapan din yung Abba doon dito. Siyempre, kakamutin lang ni Ursa yan eh. Yeah. Pag nag-enrage ba yan? Nakalimutan ko na talaga mag-gear. Yung ultimate ni Ursa? Yung attack speed niya. Yeah. Ah, yung Fury Swipes. Fury Swipes niya. Mabilis siya magpapop dyan kung maski pa paano yung Apotic Shield. Mm-hmm. Well, as per yung mga previous game, I think si Ana naglaro ng Alchemist versus Sexy As F. As F, sexy. Yes. Since nila man na Sexy As F? Yung ex-Adfinem, yung mga Greek players. Ang kulang lang nila dun, dalawa eh. Si Maybe Next Time, tsaka si... 10 seconds remaining. Madara. Yung dalawa yun yung kulang nila. May iba silang player din. Pero tatlo doon, yun yung mga galing Adfinem dati. Tagal na laro nila kanina. Versus nung Adfinem? Ay, yung ito, Secret? Hindi, Final Tribe versus... Ah, yes. Na Game 3, tapos medyo yun nga. Nag-Terror Blade pick sila yun. Well, we have OG. Medyo gonna be a quick. And fun game. Maybe. Kasi Alchemist, syempre, bilis mag-online eh. Mm-hmm. Yung ano, yung pag-up niya dun sa graphs. Ganun siya. Kulot ako. Sa secret. Sinong kalaban na OG kanina? OG played against Secret. Ay, sa first game. Sa first game, naglaro sila versus Sexy AF. Tapos sumunod Secret. Yes. Talo sila sa Secret 2-0. Pero, tumagal yung mga laro. First game, 40 minutes. Next game, 52 minutes. But a Storm Spirit pick. Storm Spirit. Kiting galore ang gagawin ng OG dito. Pero mahirap to. Kung tatapat may... Pag tinapatang ka lang Ursa sa mid, Storm Spirit, medyo mahirapan si Storm Spirit so, early mid. OG, interested ako makita kung mag-weaver out. Wow! Oh! So, hindi kayo makakapag-kite. Kasi, Meepo the net is gonna be there. Chessie, Meepo player. Alright, let's go. Thompson, mid Storm Spirit versus that Meepo mid. Meepo mid tayo. Okay, so offline yung Weaver dito. At most likely, again, ay hindi! Ana will be playing the Weaver at mag-offline sila ng Alchemist. Okay. So, yung Seb, what? Si Seb na lang yung isa-sacrifice nila dito sa ano na to. Sa, akala ko sa yung gagawin nila, i-carry nila yung Alchemist, tapos yung Weaver, yung Aghanim's type, eto yung Solar Crest type, para tumamba naman yung Alchemist. At yung mag-hit nila yung timing, okay din. Sakto din sa Storm Spirit kung makakuha siya ng isang big item like Orchid or yung mga Bloodstone, yun yung pwede siya magwala, di ba yung Snowball. Siyempre, well, more on Weaver, kiting yung Ursa. Paano kaya nila yung Meepo? Yun natin, pero best of three. Yeah. Best of three game number one tayo mga tol. Ang matalo dito, Deciders wala na sa tournament. Ito. Tanggal na. Ay, wala na sa qualifiers. Wala na sa qualifiers. Aasa na lang sila sa minors. Mm. But ang mananalo dito, pasok na sa playoffs. Pero sa lower bracket. Mm. Kung di ako nagkakamali. Anong country po yung the final tribe? EU. Yes, Sweden. Yeah. Ano tayo ngayon? Europe qualifiers tayo ngayon. Puro Swedish yung mga yan, mga sir. Si Ira, kung naalala nyo, si Ira is naglaro dati sa Fnatic kasama ay si No Tail. And si Ira galing din ng NIP. Yes. Galing siya ng si Ira. Oh, wait, tama, nag-NIP sila dati. May isa pa silang team eh. Before ng Fnatic. Before Fnatic? Oo, meron pa silang. Sa ano sila doon? Sa HON. H-O-N. Galing sila ng HON. Galing sila ng H-O-N. Ayan sila dati, si Fly. Kailangan natin mga player natin. For the side of the final tribe, Frost on the Ursa. Ursa, si Chessie on the Meepo, si Sebol.
Shibe on the Brewmaster Hanskin on the Nature's Prophet era on the Lion. Dito naman sa side ng OG, No Tail will be playing that Abaddon. Ana naman is going to be back and playing that Weaver. Si Jerax naman on that Oracle. Seb on the Alchemist and Dobson on that Storm Spirit. Karina na kayo. Mga iba kasi dito na player. Katulad ni Hanskin, tsaka si Chessie. And I think maybe at some point si Frost. Naglaro sila sa Alliance dati. Mm, yeah. Si Chessie kasi nagkaroon ng back problem yan dati. So nag-take a break siya from Dota. Ayan. Yung kakadota nila yun, eh, no? Wala eh. May back problem talaga. Pero nung alam ko lang time nila era dati, nung Fnatic, kasama pa na yung Maputi. Si Trixie? Trixie, si Offlane. Bungie yung pangalan. Sweden. Boogie ba yung pangalan? Ano yun? Mga Finnish players yun. B-U-U-G-I. Oo, hindi nag-work yung lineup nila ng Fnatic. Kumbaga yun yung fall ng Fnatic that time. Yun na yun. Nung umalis na si Node. Meron pa yung mga macho na carry ng Fnatic. Pero wait lang. Merong makukuha dito pa rin ng OG. Yung rune dito sa may bottom lane. Pero isa lang nakakuha nila. Nakalimutan ko na tuloy yung mid ng Fnatic nun. Kasi, ay, si... Hindi, si Fatal. Si Honey. Yes, Honey. Yes, si exactly. Honey. Yung German player. Wala na siya sa scene ngayon, yeah, no? As in, hindi naman siya. After ng Fnatic, bigla na siya nawala. Nag-make siya ng konting comeback, pero again, medyo failed yung pag-comeback niya. And, well, nag-try din siya mag-cast at some point. Analyst, I think, kung di ako nagkakamali. And, well... After na medyo nawala na nga siya sa mapa. I'm not sure kung ano yung focus niya sa buhay. Pero huling laro niya, kaya natandaan ko siya kasi parang Fnatic pantayin. Tapos tinanong, he went for Medusa. Tanong niya, ano bang best item panalo mo? Sabi, double butterfly. Kasi sobrang, ang laking stats daw na bibigay Medusa. Yun yung pinakasagot. Ano yan? Mass of Madness, yeah. Double butterfly. I think nag-cash siya dati sa mga, basta sa mga EU tournaments. Nakalimutong ESL siya or... mga Star Ladder or something. Basta nag-feature siya as a talent. Pero as of nakita natin ng game 1 ng OG versus Secret, naglaro si Nodel kanina at mga tatlong beses ata siyang nagpa-deny. Ginagawa niya lang hinihil lang ng hinihil si Ana. So ito yung playstyle. Ayan, yun si Ana. Yun yung ginagawa ng OG ngayon eh. Medyo all-in sila sa kay Ana. At well, meron naman silang Storm this time. So yung draft nila hindi naman sobrang centered around Ana. Pero yung two games kasi, yung first game, syempre, kay Ana kasi nag-Spectre effect sila doon eh. So si Ana yung talagang focus nila doon. But nung game 2 naman, nag-Topson, Windranger naman sila. Pero nahirapan sila eventually late game at natalo. Windranger ba? Medyo back in business ba? Hindi. Nag-Windranger pick sila para sa Morphling sa kabila. Kasi Morphling, short yung range. So makakalapit yung Windranger at makakalapit. May harassment siya. Yun lang yung dahilan kung bakit sila nag-pick na. Pero I think kung Windranger's back, hindi. May sobrang situational tension. Pero dito sa may mid, ako Meepo. Meepo player pa naman ang bagal mag-farm. Pero Sam, mga first blood dito sa may bottom lane. At sakto-sakto yung Lion. Si Lion, okay lang yan. Pero something to note, hindi siya nag-level 1 Grievous Greed. So, yeah, hindi siya tataba ng tataba. I think secure lang ng lane ginagawa niya rin. Pandurog lang ng lane. Yeah. Kasi alam niya namang, ito na yung sinacrifice kasi na ng hero. Ito yung early pick nila sa akin. Okay, Alchemist tayo. Pero nag-pick naman kaagad ng Orsa dun sa kabila. And well, sabi na kahit papano kasi ang gagawin ng Divine Tribe, itatapat na itatapat yung Orsa dun sa Alchemist. And well, nahihirapan naman yung Alchemist as we can see. But top 3 siya sa last hit, so I guess okay pa naman siya. Pero medyo nabuff yung Meepo dito ah. I think yung train game niya sa kanya Aji game, yung recent na nabuff sa kanya. Yes. But again, no tail. Deny lang naman. Ito naman sa may bottom lane. Kinakamot nila dito. Kamot-kamot lang. Para di okay ura. Pero meron naman silang pampigil with the Oracle. I think early levels na kasi medyo wala pa magawa masyado yung Lion. Meron naman siyang dalawang disable but like, na-face out na kasi siya dito sa burst ng OG. Sabi dito, baka upper bracket ang matatalo mga boss. Lower ba? Natalo. Nag-upper bracket kasi kanina yung OG tsaka Secret. Mm. So, Secret. Since nanalo yung Secret doon, pasok na kagad sa playoffs. Joke lang. Ito pala parehas, pasok na sa qualifier. Ang natanggal dito yung Sexy AI. So, yung TFT, kung matalo sila dito, babagsak sa lower bracket. Yung OG, kapag manalo sila dito, tatapatan nila yung top naman sa kabilang group, which is most likely si Liquid, I think.
Kasi Liquid ang nanalo versus NIP, if I'm not mistaken. Tapos na ba yung laro na yun? Oo, no? Oo, katapos lang. Ayun pala yung napalan ko kanina. Yung Liquid. Yeah. So, yeah, exactly. Kaya, apat kasi per group eh. Tatlo lang yung kukunin. Isang laglag kagad pag matalo sa group stage. Yan nga. Nanalo nga yung Liquid. Dun sa group nila. So, Liquid, yung nandun sa upper bracket for the other side, dito naman sa yung group nito, Secret. So, yun nga. O, pag manalo yung OG dito, Liquid yung kalaban nila dun. And they will be meeting an old friend, Miracle. Say hello. OG, Liquid. And same sa ano, kay Jerax. Di ba? Liquid din siya dati, sir. Ano lang din. Pero 27 and 23 para naman dito sa main lane matchup natin. At unti-unti na siyang kumuha ng farm dito sa gubat. Wala na napigilan ito para sa inyo. May medyo gets ko din naman yung Meepo pick dito. Kasi pag ma-initiatean mo naman yung storm dito, mahirapan siya. And in lane, medyo, I mean, pantay naman sila. But yung root kasi, yun yung problema eh. Pag mahuli yung storm, ganyan yung balikado. Ayan, sinimula na siyang mahuli dito. Nasa si Segen niya. There goes the poop. May hatak lang dito siya. Mapipigilan nga nila. Sakto. Pero si Seb, mamatay naman sa botting. So may, pero yun lang, patay naman dito yung Lion on the bottom lane. Now, 1-4-1-3, pero nakalamang naman dun yung final threat. Yep, for sure. Minamatay kasi yung offlane mo dun for supporters. Worth na worth for the Lion naman dun. Ito, tingin mo utility build to. Yung utility. Alchemist? Most likely. At mag-ano pa yan. Nagbibigay yung ano, ng agarings yan mamaya. Team payaman pala to. Mm-hmm. Radiance, going for Radiance. Okay. So, greedy build. Pero pangatlong deny na. Noted. Interesting ha, kasi hindi natin masyadong nakikita yung ganyan. Ano mong ginagawa ni Note? Deny lang siya lang. Ano, miscoil lang siya ng miscoil. As in, yun lang talaga yung ginagawa niya para lang makapag-stay talaga sa lane si, ano, si Weaver. No, todo sa stay siya kay Ana. Yep, yun lang talaga yung ginawa niya sa, ano, sa Spectre kanina. Para lang talaga mabuhay sa lane. Kaya yun. Well, I think okay pa naman. Okay naman na mag-solo yung Weaver na dito. Kaya nag-rotate na rin na yung Nature's Prophet kasi alam niya naman wala siya magagawa dun sa top. Mabubuhay at mabubuhay naman yung Weaver dun. And well, yung pressure dito ah. Pero nandito yung Vortex. Nandun naman yung Zip in. Mapapatay kagad nila yung Meepo sa mid lane. Well played naman for the side of OG. The stun will connect. Mapipigilan ba lang yung TP? Wala nang mahahabol dito yung OG. Pero Meepo is dead. Isa lang pang-cancel nila dun eh. And ito yan. Yung electric vortex. Pero ginamit naman sa Meepo, so cannot cancel the TP. Hindi ko mag-gets yung recent buff dito kay ano, kay Storm Spirit. Mm. Ah, yun nga. Okay, ito. Dati kasi, habang naka-electric vortex ka, slow. Naka-slow yung movement speed ni Storm. Ah, kay Storm mismo. Kay Storm mismo. Hindi masaslow yung kalaban kasi syempre, disable naman na sila. Pero, kapag ngayon na, kapag nag-pull ka na, mabilis ka na makakapag-reposition. So, mabilis yung turn rate ni... Or normal movement speed. Normal movement speed. So, hindi na siya masaslow. Yun yung ibig sabihin na. Kumbaga, 60 FPS ka na. Ito, electric vortex no longer slows your hero. Ayun, it's good. Dati kasi, yun, pag nag-ganun ka, mas slow yung movement speed mo. Pero ngayon, pwede ka na mag-reposition. Yun lang yun. Ano yun, buff para sa kanya para makalapit ka at mailagay mo yung static remnant. Yun maganda. At least, abante ka. Minsan, ginagawa, paghatak mo, abante ka. Yeah, yun nga. Eh, pag ganun, na-slow ka dati. Ngayon, hindi na. Shoutout naman. Sabi ni John Ray, good morning. John Ray, like ka na sa page ko. Sa pin ko. Eto, makakatakas lang dito, Oracle. Sakto na sana yan. Natanggal kasi yung ano eh. Ito kasi, pag ginamit ni Oracle yung Fate's Edict sa kalaban, hindi sila makaka-right-click. Pero din kasi, nag-enrage kasi ito eh. So, nakakatanggal siya ng mga debuff. May strong dispel siya. Pero kulang pa rin yung rank. Ayan. So, mga madaling araw dyan, yung mga nanonood. Guys, kung wala tayong coverage na madaling araw, Dota tayo ng madaling araw, like na kayo dyan sa page ko, facebook.com/oxfresh. Okay. Nasa comment section. Naka-pinned comment pa nga. Ayan, naka-pinned comment. Like na lang din kayo dyan, guys. At minsan, pag madaling araw, mahirap maghanap ng viewers. Okay. Hindi, ganun talaga. Kasi siyempre dito sa Pinas, tulad na yung mga tao. Dapat nagpo-post pala ako sa Abu Dhabi. Ako nga, madalas pag nag-stream ako, hindi ako madalas mag-stream. Kaya hindi consistent talaga ako. O-focus talaga ako sa casting. Pero pag nag-stream ako, mga 12 na. May continue. Midnight ako. Puro mga turbo games na rin. Kasi pang ano eh, pang chill ng girl game na rin. Chill kami nagtaturbo ko. Ayan, nandyan sa baba. Ayan o, facebook.com/herbseffect. Naka-pin comment.
Herbs Effect. Ayan, i-click nyo lang. Click nyo lang yung link dyan sa baba. Shoutout naman. Kaya nag-iipon ako ng pigang, mga puya. Ayan, puya. Para at least, kung madaling araw, walang coverage. Stream tayo. Easy. Ayan. Shoutout naman, boss. Si Jmar Ace Mendoza, Teo Anin. Ayan, Kakacho. Si paring Kakacho. Ayan. Naalala ko yung mga ganyang pangalan pag mama. Kakacho. Atas ang haba ng pangalan. Ito nga ba ng pangalan? Ano? Teo. Ayos. Bili ka na ng bigas. Pero 1 and 3 in favor of OG with 1 in and repeat. Ayan. Shoutout sa Abu Dhabi, mga tol. Shoutout po. Wala. Walang giveaway dito, Nikes. Loko ka. Uy, ano? Yung top right, yung caster's thing. Yun lang naman. Maraming salamat. Pero dito naman, mid lane, makakukuha na nila. Meepo. Maganda yung farm ng Meepo dito. Ah. I mean, inabandon na kasi yung top lane. Kasi alam na lang, din na nalang magpa-pressure yung Weaver. Sobrang hirap nga ba naman din na i-pressure yan. Makita naman mag-TTP yung Nature's Prophet. Pang-experience lang din yan. At well, nakuha naman nila yung tier 1 tower dito sa mid. So yung jungles naman ng OG, medyo nag-open up na. I-expect ko dito yung winning condition ng Meepo dito. Mapigilan niya mag-farm ng kaya itong si Storm Spirit. Pero 10 minutes. Meron ng kaya dito, side ng OG. At well, handscan, delikado. Ito na nga yung zip in. Nandun pa yung burst coming from Jerax. We'll take down one dito sa may top lane. Alright. Well played. No, Meepo. Yan, parang ako lang. Ganyan ako mag-zip. Hindi, ano ako. Neutral lang. Oo, neutral. Kumbaga, natutunan ko rin sa mga Meepo player. Eh, bon jobs. Nanood ako paano sila mag-Meepo lalo. Eh, hindi ka mo ano. Ayun, 10 minutes. Ganyan usual item. O, public dagger. Sa afternoon, siguro nag-ano sila, E-Blade or Hex. E-Blade or Hex. Yeah. Pag early, mag-ano ka, E-Blade ka na, insta-burst ka na, panalo na yung lane mo nun eh. Parang nga yung mga ano yun, nag-shadowblade, diba hindi na nag-blink? Depende na sa style mo. Yun yung, ano, yung mga hero kasi na pwede mong gamitan ng sarili mong style. Pero, sarili kong playable. Pero ngayon, hindi na ako sanay mag-Meepo. Tinry ko, nakalimutan ko na yung micro. Pero... Wait, deny. Ayan. Dan, Orbs Gulapa Part 2 next time. Abangan nyo. Easy. Abangan nyo. Gusto nyo dalagang Pilipino. Uy, si Dan, namibigay daw ang Arcana. Ayos ah. Dan. Ayan, buti naman. Tanggal naman antok nyo. Buti naman. Good yan, good. Pero again, Meepo, both top lane, I mean, mapapatay dito ni Topsan. Again, another one from Topsan. In the top lane. In the top lane. But Midas yung ano, sasabayan niya mag-late game yung mga iba dyan. So, well, ito yung naging isang build ng mga Ursa. Kasi, kung gusto mo ma-secure medyo yung sub 30 minute plus or 40 minute plus na mga laro. Hindi na kasi nakakapag-flash form yung Ursa. Depende talaga siya sa mga kill. So, ididali mo yung Blade Dagger mo at magmamidas ka na lang. Yung madalas na build ngayon, nagda-drum of endurance. Pero, well... Pang-early. Hindi naman secure lang. Yun lang yun. Pero, as with lahat ng mga Meepo, mabilis na mag-Roshan. And, dagdagan mo ko ng Ursa na yan. But, OG, papalag ba dito? Rosh Pit. Naka-ready lang dito si Topsan on the top side. Pero, Roshan, dropping low. Makukuha ba nila dito yung Aegis? Na-try ba nila? Will they try to go for steal? Walang gumugo. Napalipad dito si Topsan. Topsan naman, madedebuff, mahuhuli ng net. Nandun yung sustain with the false promise. Makakatakas pa ba dito si paring Topsan? Here comes the Alchemist. Makakatakas nga at makakasip up. Pero the question is, will he survive? No, for paring Topsan. Lumalaban dito yung OG. The stun on to Alke. Jesse will take down the Alchemist and four heroes down sa side ng OG. Deligado. Alam kasi ng TFT na medyo malakas sila nun eh. Kaya, well, meron ko nga ba namang Meepo din and as well as a Brewmaster split. Yung primary split niya kasi, nakita mo naman, napigilan yung Storm para mag-zip in. Nahuli siya sa back. Ito, okay na sana. Kasi may pang ano naman eh, may pang dispel naman sa net ever. Itong false promise. Kaso, yung pakalawang net, nakas na rin. So, hindi na nakapag-zip away yung ano, yung Storm. And well, I think, kulang lang kasi talaga ng sustain tsaka ng damage sa side ng OG. Kaya natalo sila sa cash. Sakto pa. Nakapag-ages muna yung Meepo din. So, extra life. Pero 5 and 5. Na-even out bigla ng final tribe yung odds nila agad sa OG. Kung may Radiance na kaagad si Seb dun, baka iba pa yung... naging story. Maybe.
At mamaya-maya pa yata yun. Eh, although, malapit na actually. Sorry. Yeah, 3.3K gold, gold na siya. Eh, sakto kasi nag-roshan eh. Call nila mag-fight. Wala eh. Ito naman, Dragon Lance into Diffusal naman si Ana. Hello, OG. Final try. Will go back to farming habang Oracle naman, he went for Urn of Shadows. Kaya pala kanina Urn of Shadows pa. Lifesteal, no? Anti-lifesteal na rin. Saan? Sorry? Sino yung naka-Urn? Si Oracle? Lalagyan niya siguro yung... kasi... Well, pang-heal syempre, pero kung sa kanila siguro yung... Kung magta-transition siya ng Spirit Vessel. Most likely. Pero ito na naman yung smoke. May Aegis na tong side ng the Final Tribe. Wala palang boots tong si Notail. No need for boots, bro. Alright. No boots. Wala kasing pa. Sakna ko, dito naman. Oh. No smoke din sila. Magkabila. Magkabilang mundo. Medyo... Well, nandun sa top eh. Ang tingin kong ginagawa nila, medyo ginagamit pang bait si Thompson, I guess. Para sila na yung mag-move papunta sa may bottom. Kanilalayo nila eh. Pero ano to ah, farming spike naman para sa Alchemist kasi, syempre, Radiance, mas dadami yung farm multiple times. Gold yung Grievous Greed, sorry. Ayan, so dito naman, dagger na rin yung Ursa. Yep. Oop, kita sila. Pero ito na yung TP coming from the side of OG. Stun will connect onto Seb. There goes the clap. Dalaman din yung Weaver. Habol si Ursa. Ursa, tinatry nilang i-kite dito pero Primal Split. Binato na dito ng the Final Tribe. There goes the net. Sustain pa rin dito si paring Seb. Lalaban ng OG. Napop na yung Aegis. Finger onto Alchemist. Alchemist mawawala pero Ursa. Dinidisarm nila dito pero delikado dito yung OG. On the verge of death. OG, buong-buo pa dito yung Final Tribe. Makakatakas ba on time? Oh. Itong si Thompson. Thompson na will zip out. The chase is onto the side of OG. Habol pa dito. Nandun naman yung False Promise. Makakaligtas. Pero the clap will be used. Habol naman dito si Weaver. Si Panda, hindi pa nila nahabol sa may backlines. Pero Weaver will move forward. Ana will try to chase down. Itong Meepo. Pero Meepo, full health pa to, parang Nate. Oh. Pero OG. Alright. Well, namatay lang ata sa flash na yun, yung Alchemist. Tsaka yung... yung Alchemist lang. Akala ko nga namatay din yung Abad na rin. Pero ang Abad ang chase nila doon, ha? Yep. Si Jerax yung gusto na rin i-go din sana. Eh, hindi nila na timing din para sa Storm na ma-lockdown. Nag-aabang na silang lahat. Pero, wala. Nahihirapan sila. Pero Skadi, yung item naman na natin sa video. 6 and 5. Ang tagal nung clash nila, pero 6 and 5 pa rin tayo. Agal eh. Wala eh. Pero napop naman na rin Aegis dun, so okay lang. Okay naman sa side ng OG yun. So kumbaga, nag-trade ka ng isang core para sa Aegis. Not too bad. Meepo nga pa naman. Pero syempre, mas okay sana kung na-take nila yung clash na yun. Eh, na-finger kasi si ano eh, si Seb dun eh. So, na-burst down din siya ka. Ano eh, hindi siya makunat eh. Early levels, ganyan talaga yung... Tignan mo yung buhay niya. 1.180 na yung buhay niya. Pero ano siya, carry build talaga. Tapos going for smoke. Side ng OG, bottom lane, Nature's Prophet. Ang layo na naman. Nag-smoke na naman sila. May mahanap pa. Tapos ilong Nature's Prophet. Nito sa may bottom lane. Pero NP, naka-TP na dun sa may top lane. Medyo late na. Uy! Disconnected bro. Easy. Chill lang tayo guys, chill lang. Wala, server is full. Kinik tayo na. Yep, okay. Chill lang muna. Okay lang ba to? Baka may makita silang sensitive. Oy. Sige, gano lang muna ako. Let's kumuha natin na paraan, mga kaibigan. Ay, naku. EU server. Sige. Malalatid pa lang ako audio, yun. Sagwa. Kinik ata tayo ng server. Palit ng account. Palit tayo ng account. Oo, kinik mismo ng server. Yung mismo. Sabi ni Alo eh. Ha? Yung sabi ni Alo, palit ng account. Para manood tayo ng... Bukas na naman ito.
Aray ko, kasi dyan sobrang late na ito. Late ba to? O late ata ito eh. Ay, hindi. Hindi, hindi. Sige, sige, sige. Ang hirap i-cast nang walang soundboy. Ang hirap mag-cast niyan. Hindi mo ramdam eh, no? Hindi, hindi ko ma-ano yun. Ito, wait lang. Sign out. Give it to me. Manood na lang muna kayo dyan mga... Oh, authentication. Papasok na po kami na sir. Nakakainis. Parating ko, kung mag-survive naman yung OG dyan, ng pressure, kaya pa naman nila, for sure. Kasi Meepo din yun eh. Napakabilis din mo ganun. Mm. Spamming yung ano, kung ano-ano. Saan yung laro? Sa Vitacos na yun. Kappa. Hindi tayo mapasok sa server. Bayan boy, kinik na tayo. Red. Pinigil pa. Tumigil pa yung stream eh. Pati stream tumigil. Easy. Easy. It's over. It's over, sir. It's time to sleep. It's time to sleep. Bambi. Ay, nako. It's time to sleep. Ayan, paring, oy, subscribe. Ay, subscribe. Follow na kayo sa Facebook. Hindi kita. Nawala. Wala lahat. Nawala yung game. Ay, no, wala siya under live. Server issue. Ah, yeah. Server issue. So, yun na nga po, ano? Mga gang. What's up, RR Diamante? Hello. Oh. Yun. Padila. Si Cesar Montano ba yun? Wala akong alam sa artista. Ito na lang tayo. Magcasta lang tayo ng ganyan, oh. So, yun na nga. Nagdikit na sila. Tingnan nga po, ano? Gumagalo sila. Diyan na, ayan, around the rush pit. Sa enchant nyo na lang mga sir. Walang sounds. Walang pero sound. Pagtsagaan na lang muna natin. Kasi server issue eh. Para tayong silent pin dito. Oo nga eh. Sign language na rin ba tayo? Oo. No. Isa na yung tenga ko nung walang sound. Oo nga, ayoko din eh. Umaano. Ang weirdo kasi. Nanibago ako na... Paano ba ito kakas? Pero Meepo, so far, ayan, naka-ano na, naka-scaddy na dito parang ni. Mm-hmm. Well, Blink Dagger plus, I think scaddy, para lang talaga kumunat siya. Kung may ma-right click man siya is masaslow. So mainly sa Alchemist lang naman to, yung burst naman, well, technically kasi walang burst damage dito sa side ng OG eh. Yung ano lang, yung Oracle. Pero since nasa may mid to late, well, mid game na tayo, medyo mas may buhay naman na siya. So, well, may buhay naman na yung Meepo dito at pangalawang rush na. Nakakukunin nila. Second rush na kaagad sila. Didi pa yung Ursa. So, may cheese na yan, ha? Pwede na ibigay yung cheese kay Ursa. Server issue, mga boss. Try check yung ibang stream MDLDs nila. Same issue din, mga sir. So, at least may maipakita naman kami sa inyo. So, yun na yun. Ano event to? Disneyland MDL. Qualifiers po. Mm-hmm. Pero ano ah, I think, hindi ko alam kung makakaano pa yung OG dito. Kasi, yung Ursa, maganda yung start. Dagdagan mo pa ng Midas. Tapos yung Meepo pa. Pero, the final tribe, moving forward dito. At tinatry pa rin mag-def dito ni paring Topsan. Pero fortification, mapapatras sila ng konti. Ursa, si Panda Pro Master, kinakait lang din dito. 23 minutes pa lang yung laro, pero nag-threaten ng high ground yung TFT dito. Power of a Meepo. Maski naka-ano yun, no? Maski naka-farm yung Storm Spirit, nandun pa rin yung factor na malakas pa rin yung Meepo. Problema kasi nakakapag-roshan na itong mga to eh. Eh, nahihirapan na rin ng lumabas sa base yung OG na. So yung map control, wala na eh. Wala na sa side ng OG eh. Pure, ano na,
kontrolado na talaga yung map ng ano ng TFT. And well, kapag di ka lang makalabas, di ka makakapag-farm. Kapag di ka makakapag-farm, di ka makakabili ng items. Paano ka mananalo kapag wala ka ng mga items? Tingnan natin, 11 and 6. And OG, kita nga natin na hindi napunta sa kanila yung first 10 kills. Ang problema pa, medyo kulang pa sa control yung OG dito. But I think hindi na rin nai-issue for control eh. Kailangan mo talaga ma-burst din yung Meepo. Basta hindi mo siya mapapoof out, yun okay na yun. Napa-BK pa pa yung Alchemist dito. Pero 11 and 6 at the final try. Paano kaya nila? Kaya nila kaya i-close out yung game bago pa mag-snowball yung Alchemist or makakamawa ng ilang farm or OG, mahirapan na. I think kaya naman ng mag-high ground yung TFT. Wala na rin fortification. Yep. Well, makakahanap pa ata sila ng opportunity napasok dito. Napasok nga nila, pero napop na kagad dito yung borrowed time at nandun pa yung net. There goes the stun. Punit kagad dito yung Abaddon and minus one na kagad dito yung OG. Well, nakakapag-pop ka naman ng enrage sa side ng Ursa. So okay lang, pero mukhang gusto na mag-re-engage kasi nag-smoke sila dito. At Alchemist naman. Pwesto lang dito sa mid, pero smoke and then, saan kaya pupunta itong final try? Well, naghahanap lang sila ng mga nagtatry na lumabas katulad dito, yung Weaver, si Ana. Pag yan, nahabol na ako, nadas na rin na, nahuli pat na finger, mamamatay. Yun lang, wala dun si Weaver, Ana, nahuli nila, Ursa trying to chase, BKB. There goes the BKB, he wants to take down the Alke, there goes the Sprout, makukuha nila yung Alke, pero mayroong net or may net na follow-up, blink forward si Ursa, pero makakatakas pa rin si Alke, at good thing naman daw para kay Alchemist. Yep. Well, na-dead delay naman kahit papano yung laro. Na-pop yung BKB ng Ursa doon, ha? So, well, minus 1 second sa yung BKB. Parang namatay naman si Ana doon. So, pag yan, nakakuha na siya ng mga lockdown na items, katulad ng mga Abyssal, katulad ng mga Hex, if ever. Burst item with E-Blade, mga ganang ganyan. I think, sad to say na mukhang mag... first game, mapupunta na sa TFT. Mm-hmm. Most likely. Kasi ano eh, medyo hindi ka prepared for a Meepo pick eh. Nagulat din, last pick Meepo, okay. For sure. Pero eto na yung Ursa, blinking in. Mapapatay ba nila dito? Alchemist, napop na niya yung BKB ni paring Seb. Alchemist is dead and out for 50 seconds, paring Nate. Sakto, wala kasing chemical rage yung Alchemist at wala pang buyback din para makabalik dito sa laro na to. And well, tier 3 towers going down very, very quickly. And eto naman, tatry mag-zip in dito ni Top Sun, pero the assault will continue on to the mid-tier 3. There goes the Hurl Boulder ng Panda Brew Master and Meepo will continue the assault on the mid lane. Makakuha na lang yung mid lane racks. Yep, masaya ka na doon. At least hindi mo na i-force yung Aegis or what. Pero basta, masaya ka na yan as TFT. Siyempre, nakakuha ka naman ng objective na garoon, mapapressure na talaga yung isang lane dito, which is the mid lane, and mas makakapag-focus nila muna sa mga shrines, tapos siguro hintayin na lang yung next rush, tapos pwede nang gumaulit, kasi may kasama ng ano yun, may kasama ng refresher shard na yun. And OG, not looking good dito, 14 and 6 ang ating current score, and E-Blade na, yun na, umi-blade na nga dito si Meepo. First. May pang-burst na sila. Isipin mo, nahihirapan na dito yung OG nung wala pang Ethereal Blade Blink Dagger pa lang. And now, Ethereal Blade for Meepo. Tingnan natin kung magtutuloy. 11K network na rin sila. Medyo maliit yung screen eh. Pero pinasok na nga nila dito. Alchemist, unstable concoction nandun. Pero papasokin dito ni paring Brewmaster naman. Stun will connect onto the Alchemist. Alchemist nasa delikado. Mapa-burst down pa nila. Zeb is down. And EOG... they're trying to retreat. Frost unstoppable na that third death for the side of OG. And mukhang final try. Mukhang maganda yung pag-secure nila ng game number one. Going for the tier 3 na. Itong the final try, paring Nate. Well, may mga buyback naman itong mga support dito sa side ng OG. Pero TFT feeling confident na pwede na sila mag-close out ng game na to. Or at least makuha na itong top lane of racks at kaka-buyback lang. Nakahuli pa nga ng kamot. Kinamot na si paring Abaddon. And Abaddon is dead, paring Nate. Top lane of Rax, most likely, mapupunta na sa TFT and slowly but surely, top OG. Top lane Rax, wala na. Yep.
Well, at least bottom lane na lang ang problema na ng TFT. So, how are you gonna be able to push this lane out? Wala kang Maelstrom para sa... Well, papasok sila. Papasok na nga sila. Go-go nila dito yung Lion sa may backlines. Pero unfortunately, Lion is still alive. Pero ito na yung Alchemist. There goes the stun. Pero nahuli lang net dito yung Weaver. Weaver naman, Alchemist with unstable concoction. Trying okay. to take down a mid. And okay nga, makukuha ba nila dito? Makukuha nila yung Meepo. Pero BKB pinap na dito sa may mid lane ni paring Orza. Stun on to 2. And makakatakas nung the rest of Final Tribe. Well, nag-expire na I guess yung Aegis dun kasi hindi naman siya nagamit kanina pero papasok pa rin ba ulit ang TFT dito? Ang tanong, most like, well, tumatambay dito sila sa area na to. Primal split, matatapos na. At nandun naman yung stun! Kamot na kamot naman kay paring Frost. Godlike na for the Ursa and they want to go for more but want to be taken out. Dito, Lion is out and Final Tribe, buhay-buhay pa rin dito sa mid. Well, nag-trade ka naman ng Weaver para sa Lion, pero again, OG, mag-try naman sila mag-push dito, pero tier 1 tower pa lang to, ha. Yung top lane nila, yung top lane nila napupushin na, may kailangan na mag-def dito for OG. Matagal-tagal pa yung next rush dito, although may mga kahanap silang opening dito, Orsa, magpa-pop naman ng Enrage, but we'll be able to walk it off. Easy, chill. And mukhang Radiance na dito yung Panda Pro Master. Well, may Radiance daw yung OG. Bubuo din kami ng Radiance dito sa side ng TFT. But, I think makakatulong din kasi Weaver, medyo malayo-layo pa naman siya for, bago siya makapag-BKB or makapag-MKB din. But, I don't know, it's looking really bad. Yung OG, delegado. For sure, delegado. For game number one. Yep. Sakto, bigla din akong nagutom. Talo yung OG, nagutom ako bigla. Kailangan kong kumain. Tapos. Yung cheese pick talaga ng Meepo, hindi mo kasi expect yung mga ganyan eh. I mean, nakabuo ka na ng Sabi nila, okay, try natin maging greedy ng konti. Mag-alchemist pick tayo na medyo maaga. Tapos magpipick din tayo ng Storm as well as a Weaver. Pero, dagdagan mo naman ng Meepo pick. Wala, medyo sira na yung momentum mo kasi... Hindi ka naman sit back and relax nang mag-farm lang din. Patabayin mo yung tatlong core na yan, tapos go sila. Hindi rin sila nakakuha ng momentum eh. Although, 9-10, medyo malapit-lapit naman yung difference in terms of kills. Yung yung momentum eh. Yung map control, yung mga creeps, although dito sa mid lane. Panda Pro Master, available yung split. There goes the split. Meepo, nakaabang lang dito. Kailangan na mag-ingat. Stun on to Alke. Sef nasa delikado. Tinatry nila kite out dito pero nandun yung sustain on to Alke. Unstable concoction na iba to dito sa may backlines. Mukhang mahuli nila dito yung Nature's Prophet pero Nature's Prophet buhay na buhay pa rin. NOG trying to retreat. Malapit na mag-expire tong unstable concoction pero Chemical Rage. Pero... Oh, yun na nga. Pero ito, papasukay pa rin nila. The Meepo is here. Another unstable concoction, but they will be able to take out the Weaver as well as the Abaddon. Ito naman si Nature's Prophet, mamatay din. Pero standing strong pa rin ang TFT and Roshan will be up. At pwedeng nga ba naman kunin ang TFT to for free. Godlike na nga dito yung Ursa. Yep. At 21 and 11, 10k network lead para dito sa sign on the Final Tribe. Paano ka naman makakapag-push out ng mga lane na to? Dagdagan mo pa ng Refresher Shard. Yung TFT dito, saan nila ibibigay? Pwede naman sa Brewmaster, pwede naman ibigay sa Lion. Hindi, kulang ata yung mana pool ng Lion para sa dalawang finger. So, most likely... Ang kunot nga nung NP, siya nagpatagal ng laban yan. Yep. Inabol siya nung Alke, nag-commit yung Alke, hanggang doon sa likod, di pa rin nila nahabol. Yung Solar Crest eh. Tsaka din kasi, medyo kulang kasi talaga sa item yung Alchemist. I mean... Hindi ka bang battle ready kapag meron ka lang ng item is Radiance tsaka Manta, kung hindi ako nagkakamali. Si Thompson, medyo YOLO na nga dito. Dalawang Bloodstone na lang siya eh. Para lang mas mataas yung ano. Pag naka-level 25 kasi yan, at least makaka-zip in siya, makakatanggal siya ng mga creeps. Pero pag mega creeps na yan, delikado na. Hindi mo na madadaan sa zip yan na dagdagan mo ng mga static remnant yung bawat ano mo. Yung ilang 100 units ba yan? Mahirapan ka na dyan. Itong TFT,
Yun na, zip in and zip out. Ito na yung Alchemist dito ni paring Zeb. Zeb naman, nahuli ng Sprout. Pero there goes the Swarm coming from the Weaver. Tutuloy ba dito at aabante in the final tribe? Kinakite out nila dito si Chessy. Another concoction binato, pero nahuli siya dito ng net. And another Sprout nga ba naman. Siyempre, yung Alchemist pwede siyang ikite dito. Pero ito? Backline, sinatry nilang i-go dito. Pero buhay pa rin. Yung Lion, tinatry i-go dito ni paring Topson. Topson without any mana. Pero yun na naman si paring Sim. On the Alchemist, kinakite na naman dito. Nahuli pa ng Tornado. And the rest of OG, nahiwalay sila sa Alchemist. Sim, go-go pa rin dito ng the final try. Pero dun sa may backlines, humahanap ng kill yung Meepo. Pinaikot-ikot na naman, ginulong-gulong na naman si Seb. Seb, ayun na naman yung Sprout. BKB pinap na ni paring Seb. Pero Seb, wala na magawa dito kundi mag-unstable concoction. Habang ito naman, Topson, inahabol-habol nila Meepo. Pero Meepo, mukhang matitakedown dito ng OG. Na-burn nga nila yung Aegis. Pero godlike naman sa may likod, etong si Frost. At humahanap ng mga kamot. Si Seb, mauhulit, mawawala dito sa may bottom lane. Tutuloy pa ba dito yung final try? Bahana pa ba ng next kill? Pero ay, sa mid lane, may sumisigway, may rat doto on the mid lane. Oh no, well, tier 4 towers taking a lot of damage. Hindi sila makakapag-cancel ng TP naman ng Nature's Prophet na to. And tier 2 tower babagsak na sa wakas. At well, delegado na kayo dito. Magpa-pop naman sila ng Primal Split. Tier 3 tower, delegado na rin na dito. Topson, sobrang desperado kung saan-saan na talaga nagsisip to. Pero ang dami nag-buyback dito sa side ng OG dito. TP in. Sim, may mahuhuli ba? Naku po, nahuli. Isang Meepo, Chessy. Mamatay. Chessy Bash, mamamatay. Oo, sakto mabibigay pa yun kay Seb. Meron siyang Grievous Greed doon. At ito, sakto nag-expire ng Primal Split. At magagaw naman nila dito. Although si Ana, almost delegado, nagpop naman na ng ultimate doon. Pero finally, makamatay na yung Blue Master. Si Sibe, patay na. Sibe. Merong Seb, may Sibe. Ito si Sibe. Bisaya ka man doon. Bisaya ka man doon. Pero may MKB naman ni si Ana dito. So mas makakapag-pump out naman siya ng konting damage din. Kita mo ngayon Lion, tatlong Bracer yung build niya dito. Pampakunat lang. Nakita mo naman eh. Ginugaw siya sa likod kanina. Oo, yung Storm kung saan-saan na nagsisip. Pero dito naman sa top lane. Ako, yan. Ay, Lion pala. Kala ko Nature's Prophet. Spoiler. Pero basta, tuloy-tuloy pa rin tayo dito. Jerax will be farming some creeps here. Pero ano eh, tingin ko talaga nahihirapan talaga yung OG dito eh. Kahit pa paano. I mean, nakakapag-dariga ng game ah. Pero nahihirapan pa rin talaga. At makita mo naman, sobrang laki ng creep wave sa top. Ano ba yan? Saan ang galing itong wave? Paano? Ano yun? Parang mga langaw na bigyan. I think na-drag ata ni Jerax from another lane. Tapos ipa-farm na lang ni Seb dito. Grabe, nakita mo yung mga plus 30 to. Kuha ganun, oh. Payaman. Payaman to, payaman. Pero minsan may mga bagay talaga hindi nagtatagal eh. Ouchie! Eto. John Bryan, good morning po sa'yo. Good morning, good morning. 24 and 15, 12k network TD. This is on the final tribe. Pero, natin. Mm-hmm. Vanguard for the Orsa. At mukhang magbe-build data siya ng Abyssal. Ayan na nga. Recipe na yung kulang nun at nabili na niya. Available lang yung Abyssal Blade dito para kay Orsa. Sinotel lag drag. Ah, okay. Thank you, Mr. Dan, for that information. Thank you, Dan. Kasi imposible na nagkaganon eh. Unless talagang pinaikot-ikot-ikot mo yung mga creeps. Pero yun nga, nag-drag pala. Sabi na nga ba? Anong araw ngayon? Friday. Ay, may One Piece. Wait. Bayan, boy. Hindi ko naramdaman na Friday na ngayon. Pero dito naman sa may bottom lane. Again, on the side of Final Tribe, 24 and 15, 12-game network lead na yung lamang ng Final Tribe. Iguguban nila to. Yun yung planong. Desperado talaga mag-push out yung OG dito. Pero ang kulit, may Nature's Prophet sa kabila. Kung saan-saan pwede mag-split push, ma-push out mo naman yung top, babalik yung Nature's Prophet para ma-push lang yung lane na yun. At yung ginagawa niya dun sa top, pero Shadow Blade, para lang talaga pag ginawa siya sa backline, makakatakas din siya eventually. But Topson, finally, nahuli na. Debut, nakita na ng Abyssal. So alam na ng OG dito na may Abyssal, pero mauli pa si Notail dito. Andun na yung Sprout onto Notail, pero magtatagal ba yung buhay nila? Alchemist popping out the Shiva's Guard din sa may bottom lane. Buti naman, idol mo talaga si Notail pagdating sa pag-drag ng creeps, Mr. Maynard. Pero hindi niya ma-drag yung game. Oof! Ouch! Oof! Feels bad, man! Feels bad, man! Hello! Eto.
Wala, wala pang level 25. Yung makita mo naman, nahihirapan eh. I mean, natanggal niya naman yung creep wave doon, pero hindi makakapag ano. Alam mo yung parang gawain dati ng Chen Storm. Yung magsisipin, tapos mag-TP back siya. BKB na dito. Tingnan natin kung affected pa yung BKB. Or, so, ikaw, si Maynard, Lano. Yeah, what's up, what's up? What's up, Maynard? What's up, bro? Masarap naman na spicy tofu na yan. Ano ba yan, par? Ano mang ganyan ba? Ano mang ganyan? Ganun, tol. Mali yun, tol. Chong, ano ba? Chong. Sarap ko naman ng Max. Sana may Max ng ganitong oras. Candy? Pero, again, trying to delay the game. Unstable will be tossed onto the Panda Brewmaster. Panda Brewmaster, mabubuhay ba? Pero medyo makunat. Nasaan yung Primal Split? Nahuli pa nila. Pininger pa nga nila dito si Seb. Seb! 109 out for almost 2 minutes itong Alchemist. Pero Topson, naku, may mahuhuli pa ng Sprout dito. Jerax binabody blocks, pero Jerax mamamatay sa mid. Wala na rin buyback itong Oracle. At marching forward na dito yung side ng The Final Tribe, paring Nate. Yeah, makakat mo naman yung mga creeps dun sa mid. Meron namang lumusot dun sa top lane. Gusto nilang recta mid. Yep, tatapusin na ata ito. Recta mid na ba? Etong si NP, recta mid na daw. No, oh, zizip in dito si Topson, pero yung tier force nila, ginogo na lang The Final Tribe. Napop na rin yung Borrowed Time and the Meepo. Tuloy-tuloy yung parit. Wasak sa kuko ni Ursa. Beyond Godlike for a Frost. Still on the side of The Final Tribe and GG will be called. Game yep. Number one, go to the side of The Final Tribe. Na Meepo lang. Yun lang yung masasabi ko. Sobrang ano lang, na nahirapan kasi sila eh. Ang hirap lang, para sa akin. Okay na to watch live game, oh my god. Nag-hacks pa kami dito, pero ayaw pa rin eh. Ayaw na ayaw. So, babalik kami for game number 2. Deciders match, sit back, relax, and Wombo X Combo, we will be right back. Kakapin muna ako. The future.